nakita ko ang kaluwalhatian nito sa palibot nito. Sinabi ko. Yan. Tinan mo, tinan mo ha. Kalutian, palibot, tinitinan niya. Ganda. Pinsan pag pumasok ka, dumadaan ka, naparubukit ka, nailuman. Tinan ko, ay sabap inumin. Pero bawal naman to eh. Like ka. Sige na pa, libot, tinan. Oo nga pala, kung tinan ka. Bakawal na dito si Bishop. Kasi nakikinig pa, dumadaan ka pa noon. Huwag ka na dumaan doon. Kasi kung hindi ka matibay, mahihindaan ka mahina. Pag mahina ka, madali ka nilang maro eh. Mahina ka noong party na yan eh. Oh, sorry. Ang punong ito ay mabuti at ang bunga nito ay kilala sa aking paningin. Gayunpaman, natatakot akong iunat ang aking kamay at kunin ito. Ngunit ikaw, kung hindi ka natatakot, ilabas mo ito sa akin at kakainin ko iyan at malalaman ko kung ang iyong kasalukuyang mga salita ay totoo o hindi. Sumagot ang ahas sa akin at sinabi sa akin, halika, buksan mo ang tarantahan at ibibigay ko sa iyo iyon. Tarantahan, gate. Buksan mo, gate. Ibigay ko sa iyo yun. Binuksan din niya iba. Ito na. Binuksan din niya. Basa. Maging katulad ni Alahayam. Maging katulad ni Alahayam. Saan yata ito eh? Oh, yan. Para. At nang ako ay lumapit upang pagbuksan siya ng tarangkahan at siya ay nakapasok sa paraiso, pagkatapos siya ay huminto ng kaunti. Sinabi ko sa kanya, bakit ka tumigil? Nagsimula siyang gumamit ng panlilin lang sa akin, mga anak ko. Sumagot siya sa akin at sinasabi sa akin, kung itinigil ko ito ay dahil nagbago ang isip ko sa takot na baka kung bigyan kita nito at kainin mo ito at ang iyong mga mata ay mabubuksan sa at ikaw ay itinam yung talino ng ni Diablo ni Gadriel. Sa limang sita niya si Gadriel ang matalino ng lima eh. Tapos pumasok pa siya sa ahas ng matalino din, hayop. Yung papasok na, kunwari, tumigil sa kote. Tinang, bakit ka tumigil? Bagong isip ko eh. Baka ano, magkainin mo ba, no? O para magkaroon ng interest iba? Sabi, strategy ni sita niyo, kunwari, na tumigil eh. Ay, hindi, tuyo. Kita mo? So, nagka-interest to ni si iba na gusto. Kunwari, para mabili ka na, bilhin mo to. Ang mahal eh. Ay, hindi mo, may bibili ko. Sayang, bukas, mas mahal na to. Mabuti, mura na ngayon eh. May discount eh. Aba, nadadala ka rin. Eh, di ba ba mga strategy ng mga magaling sa sales to? O, oh, strategy nila yun eh. Ganun ang ginawa ni Sita, no? Naisahan si iba eh. Naisahan. O, oh, tuloy. Magbuksan ang iyong mata at ikaw ay maging katulad ni Alahayang at malalaman mo ang mabuti at masasama. At ikaw ay magiging mapagmataas at maiinggit kay Adan at hindi mo siya papakainin ito at siya ay magiging tulad ng isang pipi na hayop sa harap mo tulad ng ikaw ay kay Alahayam sapagkat naiinggit si Alahayam sa iyo. Kung nais mong sumumpa ng totoo sa akin na kung papakainin kita nito, hindi ka magsiselos kay Adan na iyong asawa, ngunit papakainin mo siya nito at ibibigay din ito sa kanya. Tignan mo ha, strategy ni Satan ha. Sabi niya, nainggit sa iyo sa ano, ngayon magkabakain ka, nainggit ka rin kay Adan. No? Kasi nainggit na si Alahayam. Tapos tingnan mo, pag nakakain, makaalam mas mabuti, masama, tama. At ikaw ay magiging magmamataas at mainggit. Oh, ito, mataas. Oh. Kasi,
pag nalaman na natin, nakakain na tayo ng yung lahi natin, nakakain na, si Adan, Bote Adan, nandoon, mayroon talaga tao na mayabang eh, mataas talaga, mataas, ibibida sa sarili. Kasi yun ang lumabas na karakter na kailangan i-machis natin yan, mabalik sa holiness. Inaalala ko yung assistant pastor ko sa Luka, naman, Papa Joshua, ang yabang yun. Sabi ko, Bin, sinang yabang mo naman ang salita? Eh? Siyempre, ngayon lang kung sino ba ma-advertise sa aking pangalan. Ako na, parang walang bayan. Ayaman! Oo, ito, di ba? Malalaman mo ang mabuti at masama. At ikaw ay magiging magmamataas o mayaba at mainggit. Kaya dyan, o. So, ito na yung lumabas na karakter. Knowing not evil. So, malalaman. At saka, ano na, nainggit na, marunong mainggit. Bakit yung... Yung mga kabili naman mo, itayo na, isang kabili na tayo, hindi ka na rin. Tapos na, mayabang ka na rin, paano? So, kita mo karakter natin, resulta sa kinain ni Adan, nahawa tayo sa mga kaugalian na yan. Tuloy. Sumagot ako sa kanya at sinabi sa ko sa kanya, hindi ko alam ang anumang sumpa kung paano ako manunumpa sa iyo. At sinabi niya sa akin, sabihin mong manunumpa ako sa pamamagitan ng mga halaman ng paraiso at sa mga kerubin na kinaupuan ng Ama at kung saan siya lumusong sa paraiso na kung kakainin ko at malalaman ko ang lahat ng ito ay hindi ako magsiselos kundi ibibigay ko ito kay Adan. At nang ako ay pinasumpa niya, itinali niya ako nito rito. Binigyan niya ako ng bunga ng puno at kinain ko ito. Pansinin mo ha, para walang lusot si Eva, pinapanumpa. O, sumumpa ka. Sabi niya, paano kung sumpa? Paano kung panumpa? Panumpa mo sa puno at saka sa kerubim na talagang papakainin mo si Adan. Eh, nanumpa rin siya. Wala siyang lusot. Pagkatapos niya nalaman na hubad siya, at talagang tutupa rin niyang sumpa kasi nanumpa na siya eh. Papakainin talaga ni si Adan para hindi makataka si Adan. Para si Adan, mapareho sila. Kita mo, walang lusot eh. Manumpa ka. Mahal mo ako. Biligawan kita, selfo mo, manumpa ka. Na ako lang talaga, wala niya ba? Opo, manumpa. Oh. Yung sumpa na yan, pag magtaksil yan siya, yun ibabalik siya, manumpa ka sa akin ha. Tapos hindi mo tinupad, may palo din siya. Yung iba naman, ay hindi ko manunumpa, bahala na. Kasi ang sumpa, kung meron kang pangako, manunumpa na talagang ganito. Yan ang, ito naman, nakatali si iba eh. Kasi ang gusto ni sinisitan doon na pumasok sa ahas, na manunumpa si iba, na talagang papakainin niya si Adan. Pilitin niyang pakainin siya dan. Kasi nakakain na siya eh. Tuloy, hindi naman tayo. The individual angelic being that inhabited the serpent is named by Enoch. This chapter is a listing of the fallen angels and what they did to humans. Gadriel is the one who used sophistry to corrupt Eve to get the Adam. Sino yung Diablo na pumasok sa ahas? Sino yun siya? Kasi limang Satan yun eh. Si Gadriel. Gadriel. Siya ang naglilang kay Eva. Dito ay Tagalog natin. Basa. Ang individual na malanghel na nilalang na nanirahan sa ahas ay pinangalanan ni Enoch. Ang kabanatang ito ay isang listahan ng mga nahulog na mga anghel at kung ano ang kanilang ginawa sa mga tao. Si Gadril ay gumamit ng katalinuhang pandaraya para sirain si Eva at para makuha si Adan. Biro mo? Pero ang daming mga pastor na hindi alam kung sino si Sita. So si Sita, nakaanap. Bakit si Sita? Mayroon ba siyang ari? Ito lang natin yung mga lalaki, may ari? Na makabuntis? Hindi mo kilala si Sita, si mga fallen angel, mga high-ranking angel yan.
na binagsak, fallen angel, binagsak sila at naging Satan. Maraming mga pastor iba, gumamit rin ng pangalan, ng tunay ng pangalan, pero wala alam. Hindi na alam na Satan, mga fallen angel yan, mga high-ranking angel. Kasi nagtanong, paano daw makapaanak ka Satan na may serpinsin? Na bakit may ari, mayroon bang ari ang isang Satan para ano? Eh bakit ang mga angel, hindi parang anak? Ang anak na lang hindi pili na sa Genesis mabasa? So yan, aral pa mo. Ito, basa. Astora, wala pa si ano? Enoch chapter 69 verse 6. And the third was named Gadril. It is he who showed the children of men all the blows of death, and he led astray it, and showed the weapons of death to the sons of men, the shield and the coat of mail, and the sword for battle, and all the weapons of death to the children of men. Long chain Joseph at in that Enoch, Jubilees, Jasper, Jasper, banned from the Bible. Ito mga aklat na yon, giban yan sa Bible ng Babylonian. That's why 66 book na sila. Pero sa Bible ng Hebrew Israel, kasama yan. That's why, apat ng 100 books, ang isa naman ay 86 book. Ngayon, sinabi, Tagalog natin itong Enoch 69.6. May Tagalog yan, basa. Enoch 69.6. At ang pangatlo ay pinangalan ng Gadril. Siya ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng dagok ng kamatayan. At iniligaw niya si Eva at ipinakita ang mga sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao. Ang kalasag at ang baybayin ng hukbo at ang tabak sa pakikipagbaka at lahat ng sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao. Lumpkin, Joseph, Enoch, Jubilees, Jasper, ipinagbabawal sa Biblia, page 57, Fifth Estate, Kindle Edition. So, binabawal para hindi malaman, hindi natin malaman na si Enoch pa, sa Book of Enoch pala, si Gadril pala, na naging fallen angel Satan, ay siya ang nagligaw kay iba. Siya ang nagligaw kay iba. Si Gadril yun, yung pumasok sa ahas. Sa limang Satan siya pumasok. Lima silang high-ranking angel na binagsak eh. Kaya ay mag-bow down kay Adam. Pero ang matalino sa kanila si Gadril. Si Gadril, si Gadril eh. Lahat ng mga ano, ginagamit na siya. So help me God. Natanong pa, bilang presidente ng Pilipinas, bilang bayan ko siya. So help me God. O masikat si Gadril. Siya ang binabanggit lagi. Kawawa, aling lang ang buong mundo. Hindi nila alam, hindi yan na totoong creator. Siya ang pinakaunang sita na matindi, na naglinglang. Marami siyang lahi ito, mga serpents. Pero siya ang binabanggit. Sabi isang pastor, kaibigan ko, I am the servant of God. Hindi ko na nakaligan, isitan. Talagang, wala. Tapos sabi, iba namang ano ha, God's morning. Diba? Ginagalak pa si God's morning daw. Wala talaga. Ignorant kasi hindi ka na nag-research. Pero nasa huling araw na tayo malalaman na talaga huling mga oras. Oh, Satan's name is God. Oh, ahas. Oh. Ayan, basa. Revelation chapter 12 verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Deceive the whole world.
Dumaya ng buong sanglibutan, hindi lang ilang tao, kundi buong sanglibutan dinaya, dinagamit, tinatawag pang pangalan niya. So help me God. Sa lahat ng pati diksyonary, buong bansa, Britannica, lahat puro God ang ginamit, hindi alam yung God sitan niya. Meron pumasok sa ahas na naging lang kay iba, si God. Yan. Amaya sa first time ka dumalo. Tatawag ka pa dito? Sina? Kasi gusto na malaman natin katotohanan. Marami tayong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala. Ito ang tinatawag nila. Sisitan po yan si God Real. Na pumasok sa ahas. Dito mo saan ka ba makinikita sa akin? Puro God yan eh. Yung palulumpa ng presidenting bago. Andoro. So help me God. Oh God. Lahat ng mga Mio, lahat puro God ginamit eh. Saan? Mabasa mo sa dictionary. Sa Britannica. Lahat. Pero puro God ang ginamit. Deceive nga niya ang whole world. Deceive the whole world. Hindi na sinabi, deceive the half world. O, 4% o ano, 1/4%. Whole. Sabi, tinawag, hindi alam, oh my God, God. Oh Diyos ko, hindi mo alam yung Diyos ko mo, si Satanas yan. Tapos, alam mo dito, ngayon, lumabas ka, ang kabit-bahay mo, oh Satanas, kulto yan, bakit sinabi yung Satanas yung God? Yung Diyos na yan. Huwag kang mabalik doon. Oo nga, hindi ako mabalik. Sige, nadala ka rin. Instead, makawala ka na sa sa dingla ni Satanas, nakinig ka sa mga hindi manamparatay. Dito may sinusundan tayo eh. Kung gusto mong sa langit ka mapunta, paano mapunta yung tumatawag ng God, yung Diyos ko, kung sa langit na yung tinatawag ng hingian mong tulong, tag-imperno naman yan. Saan ka niya dadali? Sa impyerno. Kasi taga-impyerno siya eh. Hindi naman sa taga-langit eh. That's why nalinglang nga ang buong mundo, ang buong isang libutan. God. Ang madalas sa grammar kasi, ito talaga basahin good yun. Kasi pag double D o double consonant, saka pa maging apag pronounce yan. Diba yung John? Yung Russell. Yun eh. Bakit Russell? Kasi ang kasunod, double consonant. Yun ang role ng English. Kaya isang consonant lang yan. Dapat good yun. Pero ginawang God para dito. A Babylonian deity in Isaiah 65. Ano ba yung sinabi ng Isaiah? Basa? Ngunit kayo na nagtakwil, kaya hawak at lumilimot sa aking banal na bundok. Kayo na sumasamba kay God at mini mga Diyos ng swerte at kapalaran. Ayan pala, doon sila kay God. Kasi siya ang Diyos ng swerte at kapalaran. Tingnan mo sa Quiapo, pagdating ng January, nag-stampede doon sa Black Nazarene. Nag-stampede sila. Kasi, basta kapalaran, swertihin tayo. Diba, ang iba, nag-alaga ng ahas para swertihin. Nag-alaga. Dahil pag mag-alaga silang ahas, talagang yumayaman sila. Matindi pagpapala. So, ganon. Basa. The serpent is Gabriel, someone to call, musing of a winsome heart. 6 January chapter, January 20, 19. In vain may the devil grant unto you a serpent snake named Gabriel, to case dead and to fall, which caused that for humans, even though the Tagalog tayo, basa. Ang serpiente, Eva, Gadrel, may tatawagan pag-isip ng matapang puso. Enero 6, 2019, ginawa ang nang inggit ang demonyong dragon na gumamit ng ahas na si Gadrel.
para bumagsak si Adan na nagdulot ng kamatayan sa mga tao. Kahit na ang... Yan. So, walang duda, yung sipa na yan na pumasok sa ahas, si Gadriel po yun. Isa sa mga fallen angel, isa sa mga limang sitan. Oh, halik tayo. The Book of Adam, 44:20, verse 4. I was searching for leaves to cover my nakedness and found none other all the trees. For at the moment at which I had eaten the leaves from all the trees of paradise in my person fell down. I took some and made a covering for myself and stood by the tree of which I had eaten. My children, I was afraid because of the oath of which I had sworn by paradise and in which I had said, I will make Adam eat for it as well. Ang aklat ni Adan, 44:20.4. Naghanap ako ng mga dahong matatakpan ang aking kahubaran at wala akong nakita sa lahat ng mga puno sapagkat sa sandaling ako ay kumain ang mga dahon mula sa lahat ng mga puno ng paraiso sa mga bahagi na hulog. Nahulog. Nung pagkain niya, kumain siya, na bumagsak ang mga dahon. Ito, shortcut na ito. Mayroon kayo ito. Shortcut na ito, habang paliwanag niya. Pero nakita mo ito, Italiano. Sa Genesis, yung niling lang si Eva, nandun sa Adan, di ba? Shortcut na yan, binigay din. Pero dito, wala si Adan dito. Si Eva lang. Basa. Kumuha ako ng ilan at gumawa ako ng isang panakip para sa aking sarili at tumayo sa tabi ng punong kahoy na aking kinain. Aking mga anak, ako ay natakot dahil sa sumpa na aking isinumpa sa pamamagitan ng paraiso at kung saan sinabi ko, papakainin ko rin si Adan mula nito. Kasi may nagsumpa na siya eh. Nanunumpa na siya eh, na talagang papakainin niya si Adan eh. Nakakain na siya. Yun ang usapan nila ni Ahas eh, ni Satan eh. Na manumpa ka, napakainin mo talaga si Adan. Higilis tayo ulit. The Book of Adam, 44:21.1-2. Then your father at Adam came. He had thought those that a beast had entered paradise and had told me, what are you thinking for and why do you have this fig leaf on yourself? I replied to him and I told him, do you wish me to tell you something or not? Until today, we were like dumb animals when I understood that the Yahweh had said to us, do not eat of this, and when I was in its splendor, I took of it and ate of it and knew good and evil. Now eat also of it, and you become like Elohim. Adam replied to me and told me, I fear lest Elohim be angry with me and tell me, my commandment which I gave you, you did not keep it. But I told the Father, on me shall be this blame. If he asks you, say thus, this woman whom you have given me is to blame for that. She said, see the flavor of this glory. Then I gave him of it, and he ate of it and became like me. And he also took a leaf out of the fig tree and covers his nakedness with it. Nagarap tayo. Ang aklat ni Adan, Kabanata 44:21.2. At dumating ang iyong amang si Adan, ganito ang inisip niya, na isang halimaw ang pumasok sa paraiso at sinabi niya sa akin,
ano ang iniisip mo at bakit mayroon kang dahon ng iyong ng igos na ito sa iyong sarili. Hindi daw ah. Sabi ni Ipa sa kanyang mga anak, eh, dumating na ang ama mo. Oh, ang akala ng ama mo may halimo na papasok sa ano? Sa paraiso. Paraiso. Oo. Tapos bakit siya naglagay ng dahon sa katapan mo? Yung sarili? Oh, kasi pinakpanganay. Pero yung una, hindi pa sila kakain. Takbo na ka. Walang kumbaba. Di sila naiya. Kasi hindi na alam mabuting masama. Parang normal lang. Patulad ng mga bata, di ba? Oh, nakahuga dyan. Hindi naman naiya yan eh. Wala lang. Pero pag once na makaabot sila sa age of accountability, mag-effect na yung knowing good and bad. Ayan na. Mahiya na. Magpanti na yan. Pati na lang yung pitakit na yan. Oo. Pero kung tuusin mo ha, silang dalawa lang yan ha. Si Alex, si iba lang na tao pa doon. Nagkahiyaan pa sila. Eh mag-asawa nga, hindi naman kahiyaan eh. Parang sila hubad sa CR. Hindi na kahiyaan yan. Pero dito ha, talagang ano sila. Nahiya. Mag-asawa yan eh, diba? Nagkahiyaan. So ganon. Kasi, knowing good and evil time. So eto ha, basa. Sumagot ako sa kanya at sinabi ko sa kanya, gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang isang bagay o hindi? Hanggang ngayon, para kaming mga piping hayop ng aking naunawaan na ang Yahawa ay nagsabi sa atin, huwag kakain ito. At nang aking makita ang kaningingan nito, kinuha ko ito at kinain at alam ko ang mabuti at masama. Ngayon, kumain ka rin nito at ikaw ay magiging katulad ni Alayam. Kasi promise niya eh, may sumpa siya na kailang makainin niya sa dan. Sabi pa niya ha, gusto mo bang sabihin ko sa'yo ang isang bagay o hindi? At ano na, sabi niya si Adan, gusto mo bang sabihin ko sa'yo isang bagay o hindi? Hanggang ngayon, para kaming mga piping hayop, nang ating naunawaan na ang Yahawa ay nagsabi sa atin na huwag kakain ito, at nang aking nakita ang kaniningan nito, kinuha ko ito at kinain ko at alam ko ang mabuti at masama. Yun na may takip na yan. So, kaya eh. Lalo na may mga balahibo na rin eh. Ngayon, kumain ka rin rito at ikaw ay magiging katulad ni Alayam. Nagkaroon ng sales talk siguro dito. Yan. Itaw ah. Italiano masyado no. Sa Genesis, hindi ganito pagkasulat. Shortcut masyadong pagkasulat ni Moses. Bakit hindi ito pinasok sa ano? Para ma-ignorance ang tao. Pero sa Hebrew Israelite Bible, kasama ko. Pero mo, sabi na, 66 book na ang tama. Hindi pwede bawasan, hindi pwede dagdagan. Bawas na yan. Yung pagbaba ni Enoch dito, ang aklat na pinala ni Abba Yahawa ay 366. Ngayon, 66 lang. Asan ang 300? Tinago. Ang dami niya wala. Iyang Hebrew Israelite nga, 100 books. Ang iba nga, 86 books. Kulang pa rin yan eh. Kulang pa rin yan dahil 366 books ang dala ni Enoch. Binigay niya kay Matusalim. Basa. Si Adan ay sumagot sa akin at sinabi sa akin, natatakot ako na baka magalit si Alahayam sa akin at sabihin sa akin, utos na ibinigay ko sa iyo, hindi mo ito itinutupad. Ngunit sinabi ko sa ama, sa akin ang sisisihin na ito. Kung tatanungin ka niya, sabihin mo. Magalit ka lang si Abba Yahawa, si Alayam. Ngayong utos ay hindi niya tinupad. Kung sinabing, itype mo yun, itype mo. Huwag kang mag-iba, huwag kang kukunta. Kasi dito tayo magkabanggaan. Pag sabi ko, itype mo yun, kasi hindi ko alam spelling, itype mo, di tapos. Ay, hindi, ayaw, hindi ba pa. Yan ang nangyari, kumukontra nga eh. Parang may lahi talaga ni Satan. Kailangan talaga, sunod na lang para walang gulo, para walang away. Basa. Itong babaeng ibinigay mo sa akin, ang may kasalanan yan. Sinabi niya, tingnan mo ang lasa ng ang kaluluwalhatian ito. Pagkatapos ay binigyan ko siya nito at kinain niya iyon at
naging katulad ko. At kumuha rin siya ng dahon ng puro ng igos at tinakpan niya ang kanyang kahubaran. Oh, yan. Ayun ang nangyari kay Adan. Oh, yung pagkakain, kumuha rin niya ng dahon. Lagay rin siya dito. Kaya pareho na sila. Kasi ang panunumpa ni Iba na kailangan pakainin talaga sa Adan. O si Adan, parang kumuntra na ako sa utos niya, ano? Sa rin siya, ano? Na parang papariho ka ni Alahaya pag kumain ka, may katulad ka. Kumain rin pagkatapos. Ayan, hubad na rin siya. Ayan. Nasaigis ulit. The Book of Adam, 44 verse 22.1. After which he had heard that through an angel blow the trumpet, he had summoned the angels and told them, "Thou sayest the Yahweh, come to paradise and hear the sentence to which we are going to judge them." Adam told me, "We have sinned, and Elohim is going to come to judge us." We afraid and we hid. Nag-blow na trumpet mga Indian na, darating si Abay Hawaii. Oh, darating. Oh. Oh, basa. And Yahweh came to paradise and sitting upon the cherubs, and the angels were singing hymns before him. When he had arrived at paradise, at once all the trees cast off their its foliage, and thrones were set up near the tree of life. Inatiyawitan pa nila na singing, no? Of hymns, mga hymn, no? Ah, Tagalog tayo. Ang aklat ni Adan, Kabanata 44:22.1. Pagkatapos nito, ay narinig namin na sa pamamagitan ng mga anghel ay humihip ng mga trumpeta. Ipinatawag niya ang mga anghel at sinabi sa kanila, ganito ang sinabi ng Yahweh na pumarito sa paraiso at marinig ang pangungusap na nangyayari dahil sa mga dahil may hahatulan at sinasabi sa akin ni Adam na magkasala tayo dahil darating si Alahayam upang hatulan tayo at tayo ay natatakot at nagtatago tayo. Nagtatago tayo. Darating na, nung tumunog ng trumpeta, darating na si Alahayam. Oh, magtago tayo dahil nagkasala tayo eh. Oh, kita mo, yun, guilty na nga eh. Dahil paswat. Tingnan mo, Italiano ang pagkasulat dito. Samantala sa Genesis, wala to. Dito mabasa ng ganito. Basa. At dumating si Yahweh sa paraiso na nakaupo sa ibabaw ng mga kerubin. At ang mga anghel ay umaawit ng mga himno sa harap niya. At nang dumating siya sa paraiso, sabay-sabay rin naglaglagan ang mga dahon ng mga puno. At ang mga trono ay inilagay malapit sa puno ng buhay. Yung the tree of life. O, biro mo, nalaglag ang mga dahon sa puno pagdating ni Abay Hawa. Pagdating niya, di ba? Yung siya nakaupo sa kerubin, yung apat na pakpak na inggir eh. At inawitan pa siya ng mga himno, ng mga inggir, o. Mga awit pa. May awit, hymnals. Anong awit na hymnals? Sinong memorize dito? Alas, undid my Savior bled, and did my sovereign high. Ay, ako ha, mga himno. Yan ang mga himno na, madalas sinawit natin, himnals na ginamit din sa, no? Ano? Sa mga baptist, ganun yan. Ngayon, basa ulit sa English. The Book of Adam, 44:23.1. And Alahayam summoned Adam and told him, "Adam, Adam, where are you? Are you hiding from me? Or how will a house hide from its builder? Or why have you hidden near the tree of paradise?" Then your father replied and told the Yahweh, "I have hidden because I am afraid. I am naked and I am ashamed." Elohim replied to him and told him, "Who told you that you are naked?
You have you scorned the commandment which I gave you? Then Adam remembered my words, which had I had said, do not be concerned, for the blame for it will lie upon me. And Adam said, Yahweh, it is this woman whom you gave to me, who deceived me. Then he turned towards me and told me, what have you done? And I remembered the serpent word, and I said, it is the serpent who deceived me. Ang aklat ni Adan, Kabanata 44:23.1. At tinatawag ni Alahayang si Adan at sinabi sa kanya, Adan! Adan! Nasaan ka? Naglilihim ka ba sa akin? O paano magtatago ang isang bahay sa nagtayo nito? O bakit nagtago malapit sa puno ng paraiso? Pansin mo ha? Tawag mo si Alahayam eh. Adan! Adan! Nasaan ka? Naglilihim ka ba sa akin? O paano magtago ang isang bahay sa nagtatayo? Kasi ang katawan natin, parang templo to eh, bahay. Na tinirahan ng ating kaluluwa. Sino nagtayo dito? Si Abayawa. Magtatago ba ang bahay sa na nagtatayo? Nang magagayoy, sumagot ang iyong ama at sinabi sa Yahawa, ako'y nagtago dahil ako'y natatakot, ako'y hubad at ako'y nahihiya. Sumagot si Alayam sa kanya at sinabi sa kanya, sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Hinahamak mo ba ang utos na ibinigay ko sa iyo? Yan. Kita mo, italyado ang kwento, no? Sabi niya, sino may sabi na ikaw ba? Siguro, hindi mo sinunod ang utos ko. Napagalitan. Yan ang nangyari pag may utos ay sumunod. Sumunod na lang para walang gulo. Hindi na mag-away. Kumukontra pa kasi. Basta. Nang magkagayoy na alala ni Adan, ni Adam, ang aking mga salita na aking sinabi, huwag kang mag-alala, nasisihin ito sa akin. At sinabi ni Adam, Yahawa, itong babae ibigay mo sa akin, ang siyang nanlilang sa akin. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at sinabi sa akin, ano ang ginawa mo? At naalala ko ang salita ng ahas at sinabi ko, ang ahas ang dumaya sa akin. Tuturuan na sila. Adan, bakit ginawa mo yun? Ito babae, binigay mo sa akin. Siya naglaya sa akin. Ikaw babae, bakit? Itong ahas eh. Wala na may turo ang ahas. Kasi hindi na sinabi yung ahas. Dito sa loob ko si Gadril eh. Hindi niya masabi. Kasi ang salita naman niya, si Gadril naman yung sa loob eh. Ginamit lang ang bibig. Kita mo ha, ang pinakaunang robot ahas. Robot ang ahas doon eh. Under control by Satan, Gadril. Diba ang robot, kontrolado? Sino ang pinakaunang robot? Ahas. Ngayon, darating yung panahon, robot. Tao, lalagyan may concept sa utak para maging robot pa rin tayo, para sunod-sunuran sa kanila. Parang ahas na rin, sunod-sunuran. Ito yung gawin mo. Lagay pa dito, kontrolado ka na. Microchip dito. Minsan, ilagay sa utak ang microchip. Unang robot ang ahas. Ginawang robot ni Gadril. Dita mo? Itong mga panahon ito, ang dami na mga microchip. Kung L3 natin, may microchip yan. Pag pumasok yan, bumuka yan. Ano? Yan ang nangyari. Kasi nandito na talaga tayo sa pinakahuling minuto. Last 2 minutes na ito. Ngayon, ang inyong karagayahan, yung pera lang natin ang dami, iba ka na magkibukasan, patay na kayo, sinuloso kayo mga tulisan.
sa daming pera tatanggapin mo. Tapos kung dinito, ang daming milyon, 10 million, toro mo ng 5 million niya, ang daming mo pera. Tapos hindi ka dito, kasi ayaw mo talaga dito, hindi ko talaga iwanan si Jesus Christ, si God. Ayaw mo niwala. Hindi ka maniwala, talagang pinagpuyatan ko itong aral, nag-reserve ako ng husto, kasi sa uling araw nga gagamitin na. Asa dito sa silangan, sila ang tatawagin ikungan ka na dito. Ngayon, hindi kayo maniwala. Doon kayo maniwala sa mga Babylonian. Bahala kayo. Kaligayahanan nyo yung lupa at pera lang. Bahala. Doon kayo magsisi na sa impyerno. Oh, sila dito kami. Sila doon na doon. Oh, ayan. Kung pwede lang, bibilatan ka o bilat. Bibilatan kayo. Kung magkita pa. Ito sumasali kayo. Kasi ang laughter ninyong pagdating natin, hindi ko sumani lang kasi. Ngayon, di na mo pag maaaral mo yung Felgisa na bilang susulpot yung iba. Yung iba, nagraho pa. So, bilang susulpot yun. Oh. Nagsabi lang ko na totoo. Huwag kayo masaktan. Bahala kayo, masaktan kayo. Oh, basa. The Book of Adam 44:26.1. When he had said all this to me, he became very angry with the serpent, and he told it, "You too perish and be cursed among all the dumb animals. May you be withheld from you food which you used to eat, and may the soil be to you as food all the days of your life. You shall go on your breast and on your stomach. Your hands and your feet will be taken from you. And I will set an enmity between you and the offspring of the woman. She will lay in wait for you, for your head, and you will lay him, lay in ito, wait for him." Genesis 15. Ito, nandito to sa Genesis, pero ito wala to. Ito yung ni, your hands are taken from you. Wala sa Genesis. Basa. Ang aklat ni Adan, Kabanata 44:26.1, nang magsabi niya, na masabi niya ang lahat ng ito sa akin, siya ay nagalit ng husto sa ahas. At sinabi niya dito, "Ikaw din ay mamamatay at sumpain sa lahat ng piping hayop. Naway ipagkait sa iyo ang pagkain na dati mong kinakain, at ang lupa ay maging pagkain mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Gagamitin mo ang iyong dibdib at ang iyong tiyan sa paglalakad. Ang iyong mga kamay at ang iyong mga paa ay aalisin sa iyo." Sabihin, mayroon pa agay. So, ang ahas talaga may kamay at ang paa. Originally. Ngayon, maglalakad na lang sila, yung dito na lang. Wala na, inalisin na nila. Mo, kasi nakipag-conversation pa kasi siya, ni Gadriel. Sabi niya, dito ka ahas, mag-push up tayo, ha? Bibigyan kita ng katalino, ha? Alam kung matalino ka sa lahat ng hayop, yun. Ayan, paano natin, papasok ko sa iyo, gamitin kong bibig mo. Anong paggamit? Ayan, sumpa siya. Wala na siyang paa kamay. Galit si Yahawas pa niya. Nagalit ng husto sa ahas. Nagalit ng husto sa ahas. Ngayon, tayo, pag alam natin yung isang grupo na hindi yan, huwag kang makipag-converse, lalo na hindi ka mahina ka. Paniling lang ka doon. Pero muna dito na, nakikinig pa sa mga hindi, encourage mo, ilan na sila, ang dami natin mga Christian. Tapos, kilala ang God ka doon. Tapos siya, alaya mo, ano ba yun, yawa? Ano ba yun? Yung mga pala, no, si Pili na kumating, no. Nadadala ka, naliling lang ka, nandito ka nga sa tama. Yan. Kung ano ngayon, tayo po sa inyo. Wala namang ibang ano yung mga ano eh. Yan yung isap niya. Yan pasama niya. O, sisiraan pa ko. Pag-iwanan pa ko, minsan pa ako. Lalo, masisira naman ako ulit. Parang iwanan kita. Mahanap ka ng lalaking kapitaliyo mo. O, di ako naman. Mahanap naman ko yung mga sama. O, yan. Tita mo yung isap niyo.
Oh, ano din asawa ng bawde? Oh, yan paniwala ko. Oh, sabi mo yun, yawa, yawa, yawa. Dito kayo, Jesus Christ. Oh, di sila. Sisilain ka talaga. Yan, yan ang ano. Walang ibang ginawa ng Diablo. Prone ako sa atake ng Diablo eh. Dahil alam niya, tayo, prone tayo. Kay manunaran. Prone. Pero ingat tayo. Dahil ano. Basa. At maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng supling ng babae. Siya ay dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kaniyang sakong hanggang sa araw ng paghuhukom. Biblical! Kahit sa Genesis, kahit dito sa Book of Adam, mababasa, mayroon talagang serpent at seed of the woman. Sabi na, wala namang doctrine serpent seed eh. Eh kasi hindi kayo nagbabasa. Maliwala kayo sa teaching ng mga Babylonian na tinuturo. Hindi, teaching ni Kibuluyan, teaching ni Branham yan. Eh nasa Bible yan eh. Nasa Book of Adam din yan, mabasa. Oo, basa. Genesis chapter 3, verse 14. And the Yahawah Elohim said to the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of your life. At sinabi ni Yahawa Elohim sa ahas, sapagkat ginawan mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganis sa parang ang inisiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ah, wala binanggit na inalis ang kamay, no? Sa Genesis to, ha? Kamay may paa. Pero dito lang, no? Lalakad, no? No? Ano? Gali na parang ang iyong tiyan ang lalakad, no? Tinanggal. Ah, basa.